Count ito isa lang. Ang account ng Cavity 300 nalagay po yan sa Alpha Omega. Nagkaroon ng dalawang account. Ang AAA gamit ng Malaysia. Ang 777 gamit ng Pilipinas. Isa lang yan. Kasi ang alphabet alphabet from A ang A, E at saka E at saka O, yan may number po yan in Chinese character. Ang A number 7, ang E, E number 5, Y 5, I 5, and O, U number 9. That is the Arabic and Chinese character. Punta na tayo doon sa Treaty of Spain. Ang Treaty of Spain na yan, ang Sultan of Sulu, the first Sultan of Sulu in North Borneo, was installed on 1450 century by his father-in-law, Sharif Abu Bakar bin Abdurrahman, which is the founder of United Malay National Organization and head of foreign rulers in 1300 AD. Kung nabigay na sa kanya ang authority ng power and authority ng Sultan of Sulu, maraming mga relatives, mga dugo sa dugo, kumukuha ng position, hindi po siya nagpalis lang siya. First list niya doon sa Spain. Ang kasama niya nag-list, kaibigan niya po ang Pope, John Paul II, ha? Pope ang kaibigan niya. Kaibigan basta Pope, mga pare, kaibigan, trustee ng Sultan of Sulu yan. Dahil nagkaroon na sila, nag-disappear siya in 1480, pumunta siya sa Vatican, sa Rome. Pagdating niya roon, gumawa siya ng agreemento with the Pope. Iyon na po ang cross. Ang cross na yan, mga kapatid ko, Muslim, Ustaz, hindi po yan mali. Kailangan natin dito ang true religion. Hindi lang yan true religion Islam. The true Christian is the true Islam. Parehas din yan. Kasi galing yan na sa ang Quran, Arabic character yung tausog language, translate to English, become Bible. Pag treaty nila sa 300 years, yan ang cross. Ang little T yan, yung 7 days. Ang ibig sabihin ng 7 days, sa Christian ang Sunday, sa amin, sa Muslim ang Friday. Yung pahaba na yan, that is one royal family. Ang asawa mo, Sunday, ang husband Saturday, ang anak mo lalaki Monday, ang anak mo babae Tuesday, ang Wednesday son-in-law, ang Thursday daughter-in-law. That's why Friday, young grandson and granddaughter, generation to generation. That is the meaning of cross. Dahil dito, ipalabas ko na ang katotohanan, ang Islam ay lalaki, ang Christian ay babae. Dito sa'yo nagkagulo sa mga kapatid ko, huwag kayo magalit sa akin, ha. Ang conversion galing sa puso, heartily given. Hindi ka i-convert magpasok para mabigyan ka ng scholarship, para magyan ka ng position. Sa mga kapatid ko Kristiyano, kung saan ang pinanggalingan mo, nagpa-convert ka na, huwag mo na sirain ang pinanggalingan mo. This is my advice. Kasi ang totoong religion, ang totoong Islam, ha, magdasal ka 5 times a day. Kasi ang ano mo doon, ang concentrate mo, maghingi ka sa Allah, ay ikaw mamatay. That is the secret of prayer. Hingiin mo sa Allah, mamatay ka in 15 minutes. Yan, kasi temptation yan pag hulog mo ng Allahu Akbar. Yan ang real para matanggap ang dasal mo. Dahil sa amin, paglabas namin sa nanay namin, basbas, maggunting, ha. Ya Nabi Salam Alaika, guntingan kami at saka i-Islam kami. Pero kung kayo magpa-convert, iganon din, pattern, what is the culture of the Islam when you are going to join our religion. Ngayon, wala na. Kaya nga, kailangan, kung hindi ka magpa-basbas, hindi ka ma-Islamin, kung baba hindi masunat, hindi malis ang cross dito.
kasi nabasbasan na tayo ng pare. Ito, wala akong sinasabi, sisirain ko kayo. Pero sa akin, mag-advise lang ako. Kung diyan ka na sa religion namin, huwag mo na sirain ang pinanggalingan mo. Kasi mayroon ayat kung ayo ang kapiron. La budu bata budu wala antum abidu na maabu wala ana abidu na maabat tumlakum dino kum wala din. Ang unong isabihin, your religion is your religion, our religion is our religion. Kaya nga nagkaroon na ang list for 315th century, that is the Spain. 15th century na yan, ang buong South Asia controlled by the Spain. Kaya nga nagkaroon na sila ng si Magellan, Ferdinand Magellan. Ang purpose ni Ferdinand Magellan to go to Philippines is he is a treasure hunter siya. Gusto niya makuha ang yaman dito, yaman natin, kasi ang Mindanao, a promised land, alam nila sa Book of World Record. Kaya nga, nag-adventure siya dito on March 15, 1621. Hindi po siya nagdala ng religion, pero yung mga tauhan niya, dati dito, sport fighting. Ang beat first na landed ni Ferdinand Magellan, yun ang five island. Explain natin, isa-isahin natin, para maniwala kayo hindi. Kasi ang sinasabi ko ito, galing po ito sa ancestor ko, galing sa lolo ko. Kaya siya ang Chris, ako ang katawan. Kaya nga alam ko lahat kung ano-anong sinasabi galing sa kanya. Ang pagbit niya doon, naglanded siya sa Limasawalan. Ang sabi ni Raja Humabon, kailangan mag-away muna. Kung matalo kami, sumama kami sa inyo. Kung kami matalo, sumama kami sa inyong Ferdinand Magellan. So, natalo si Raja Humabon. Doon na ang first naggawa sila ng Christianity. Hindi yan nakatakda sa list ng 300 years. Pero yan, that is only Magellan record niya yan. Pero ang katotohanan, before mag-ended ang 300 years, nag-registered ang Sultan of Sulu ng before mag-ended ng mapa ni Pilipinas, Titulo de Jolo, which is on November 1, 1881. November 1, 1881, yun ang land title, Mapa de Pilipinas, Titulo de Jolo, which the Queen Elizabeth I was enthroned in Queen Victoria Island, Labuan, Sarawak Empire. Yun nagkaroon na. Kasi si Queen Elizabeth, taga Borneo pan, she is born in Borneo, known as Saripahapsa. Muhammad Bolkiah, the third daughter of Bolkiah, which is Queen Elizabeth I. Pag throne niya, mag-perma na, mag-agreement na ang Sultan of Sulu mag-trading sa first trade for 100 years. Yun na ang tinatawag British North Borneo Chartered Company with Overbeck and Alfred Den. Ayan, start of chartered. On January 22, 1878, 100 years, British North Borneo Chartered Company was signed in Indanan Sulu by Puti, yung tinawag Puti. Bago nag-start ang pag-transfer ng Queen Elizabeth I to London, ginawa siya Queen of England, Elizabeth I. Dito, ang claim, gawa-gawa yan ng mga politiko. That is a political drama. Quite I said, the three country made a political drama because they have their authority for 50 years. What 50 years? There is an extension of 100 years. Extension of 50 years by Jamalul Quran II. An extension na yan. Before nag-extend ang 50 years, nagkaroon tayo ng predecessor of law in 1902. Ang 1902 na yan, may sinulat doon si Jack Borough, Union Jack Borough, British North Borneo Chartered, written by hand. Anong ibig sabihin ng sinulat niya written by hand? Ang sabi niya, I heartily support
and witness the curial of this note from to the onwards up to his descendant, to whom it may concern. The man has the right to overcome the rulers from the division territory from the mainland of North Borneo. The highness by the guardians of King Mamay and Queen Helen in accordance precisely to the predecessor of law 101. Yan ang pinanggalingan ni Raja Mamay. Ha? Ako ay ako. Hindi ako magyabang dahil ito, gutom na tayo. Ang Pilipinas, the richest country in the world, which George W. Bush, when he was the president of the United States of America, he was interviewed by the international journalist, which country are the richest in the world, which is the Philippines. We must be proud. Philippines, ang pinakamayaman sa buong mundo. Pero ito, lumutang na ako, isabi ko na ang lahat, lahat-lahat ng treaty and agreement, pero kayo yung mga pinagbigyan ng trust ni Marcos, huwag kayo magangkin, kayo ay kayo, makahiya po. Look the mirror, how you look like, how you tell the lies. The mirror said, Al Abidu wal Ma'mud Wahid, you and me are one, so you have to tell the truth. Mga kapatid ko, huwag kayo magalit sa akin. Ang sinasabi ko, totoo lang. Yung nagpatagal sa akin, nagnakaw ng identity ko, yan si Arnas bin Abdul Gapal. Yan, kasabuat ng warisan, party warisan. Pinatay nila ako in 2006, kaya nag-tsunami ang Indonesia. Dahil buhay ako, ang namatay barangay captain, hindi ako. Ngayon, isabi ko na, may extension ang 50 years. Yung pagtapo yun, nag-extend ng 50 years by Jamal Okiram Sekan, yun ng April 22, 1903. Yun ng 50 kataon. 50 years, 50 kataon. Signed by Jamal Okiram Sekan. Extended the 50 years. Kaya bakit kayo mag-claim? Ang claim, illegal. Dahil doon, pag-poison ng Jamal Okiram in 1936, pag-declare siya ng 1937, ang personal advisor niya, yun po, si Sultan Bantilan pong tuloy-tuloy Indonesia, nag-aral sa Sulu, nagpalit ng pangalan Amirul Umrah. Ayan ang nag kuha ng identity ng Jamal Okiram Sekan. He is the advisor of Sultan of Sulu, Jamal Okiram Sekan. Nag-asawa siya kay Piandaw Piki. Ang dayang-dayang Piandaw, namatay siya, walang husband. Paglabas niya, pinanganak siya, namatay ang tatay niya, yun na si Sultan Badaruddin. Kaya nga, mag-relation niya, magpinsan. Kaya inadapt siya ng Jamal Okiram Sekan, pinaaral siya, naging siya advisor. Yun na si Piandaw, dayang-dayang Piandaw, the warrior. At saka, namatay walang husband. Dahil di naglaro, pag ano, Judge McCaskey in 1939, nagpunta sila sa Sandakan, 9 years of the Sultan of Sulu. Ang sabi ni Judge McCaskey, 2 question mark. Binigay sa kanila 2 question mark. Kung lumutang ang tagapagmana, ang apo, invalid kayo. Kung wala nang lumutang sa beneficiary, valid kayo. Kaya binigyan lang sila for compensation, hindi rental. Not rental, that is composition given by the former Chief Minister of Sabah, Dato Mustafa Harun. Maniwala kayo, hindi. Kasi dito, ang trono ng Queen Elizabeth I sa Sarawak, Sarawak Empire. Ang trono ng Queen Elizabeth II dito sa Borneo. Ha, Borneo. April 23, 1953 in Borneo. First name of Borneo, Gaya Api Api. That is the first name. Gaya Api Api. The first name. The second name, when the trading already on, that is changed by Governor Giselle. Ayan, pinangalan Giselton. Doon na ang trono ni Queen Elizabeth II as Queen of Giselton, Borneo. Wala pa siya nalipat doon sa England. Ano pa yung Queen Elizabeth I still on the position as a Queen Elizabeth I. Pagbigay sa kanya na trono na siya dahil dito sa kasulatan, nadala
ang lost and found document. Yan lost and found document niyan, dila na lang lolo ko yan. Binalik sa sulu, sa sister ng nanay ko. The sister ng tatay ko, si Indang Haula. Abdul, na asawa ng Abdul Gani, pinsan ni Abu Bakar Titingan, magpinsan. Lahat yan magpinsan, all cousin. Pagdala ng dokumen, nadala yung damit, complete damit, pati lahat, nadala sa isang box. Sa isang box, nadala doon sa sulu. Kaya ngayon, ninahanap, nadala doon in between 1968. Yun na ginamit nila to Mustafa. Nag-declare siya as the Sultan of Sulu in North Borneo in Thailand. Dahil doon sa lost and found document. Ang lost and found document na yan, ako ang nakalagay world beneficiary. Na found in 1985 yan. Ang sabi ng tungko, pinapahanap niya ang lost and document yan. Yan ang ginawa warisan, party warisan ni Shafi Abdal. Ang inautosan niya pa una, yung IGP, Inspector General of Police, Hanif Aman, kung buhay pa yan. Sabi niya, punta ka sa Sabah, kung si Dato Mustafa, direct to his residence in Tanjung Aro, house arrest. Hey, hindi nagtupad ang utos ni Tungko. Sinabihan ng IGP to Tun Mustafa, Dato Mustafa, do not directly to go to your residence. This is your house arrest. So nag-stay ni si Dato Mustafa sa Hayat. And the following day, lumipad ulit niya sa London. Eh nga ang una-una, Sabah is Nagara. Yang de Pertua Nagara, first yang de Pertua Nagara is Dato Mustafa. Dahil doon sa lost and found document. Nung nalaman na si Dato Mustafa, yun na ginawa niya na ang Sabah, instead of Nagara, naging Negri, Negri Sabah. Gumawa siya ng another native law. Native law. Chapter 16. Ang ibig sabihin ng chapter 16, interpretation of native. In Bahasa Malayo, kapada makama ana Negri Sabah, sa siapa orang-orang dari Kapulauan Indonesia dan Kapulauan Pilipinas Selatan, balhak manuntut salaku 5 tahun sakirania tiada kesalahan, sakirania tiada kesalahan. Apa Dato Mustafa bikin? Indonesia dia bagi kepada suku Bugis dan lain-lain. Pilipinas Selatan dia bagi kepada Lupasog, dia jadikan suluk, orang suluk. South Ubian dia kasih Bajau Laut, Bajau Ubian. Ini Cagayan. Cagayan dia kasih itu Maranao, dan Cagayan dipanggil Jamamapon, Bajau Kutabulod. Nagkaisa ang language ng Maranao at saka Cagayan, Bajau Kutabulod. Kaampat, yan ang binigay sa mga native, kadasan dusun na native. Kalima, yan sa mga ancient Chinese. Kaya, yan nga ito, kahit ka walang dokumento, dahil ako lang ang nagpatunay to a former Prime Minister in 2002, binigay ko ito yung Chapter 16. Kasi ako buli, I have the right to let you pull out from arrest, even you without document because of Chapter 16, Interpretation of Native. Kaya ako balhak sa bagay, chuchu. Sekarang, ako bagi bahasa kita. Kepada kepada saudara-saudara saya, raja-raja, sembilan raja-raja, jangan lagi ini rahasia kamu simpan. Aku sekarang di Pisbok, Raja Mamay. Kabinet kerajaan Malaysia, jangan bagi tahu kami tiada address, tiada alamat. Kamu boleh saya tengok di Pisbok, kami ada unit di GQ Central, Kota Kinabalu, 25th floor, T2, 25-11. Saya ada dua company, GBC and Borneo Holding
GHL Bonnie Holding, dalawa company. Kaya ada dua company. Takkan kamu bagi tahu di semua rakyat kami tiada alamat. Mustahil. Perdana Menteri sendiri tahu. Tahu. Ha? Saya selamatkan Malaysia. Aku mau dari kamu. Ha? Kamu hormat saya. Dan bagi itu kedudukan datuk saya kepada saya. Supaya kita senang. Ha? Sabib habis sudah politik. Berapa tahun sudah kamu limpas? Kenapa tidak hormat NA63? Kamu cakap sama rakyat, kamu bisu mata, butakan mata rakyat Malaysia. NA63, tapi kandungannya kamu tidak kasih tahu. Aku nak jelaskan, ha? Sebagai cucu negara kamu. Ha? Sekarang Datuk Siri Anwar Ibrahim, kau Perdana Menteri sekarang. Takkan kau tak tahu. Ha? Tungku adalah bagi tahu kau tentang ini NA63. Sekarang aku sudah muncul di Filipina. Ha? Boleh kamu cari saya di Facebook. Boleh kamu datang sini. Kita mau kerjasama. Malaysia Filipin maju jaya. Itu aku mau. Malaysia King, Filipin Queen. Ha, itulah. Kamu tidak hormat ini NA63. Sekarang aku sebagai cucu, saya cuma kuman. Tapi saya pegang agama. Agama bebas sama tantra. Royal Armed Forces. Aku pegang. Semua ini yang melaksanakan ini tugas semua. Kemajuan ini negara. Dan menyatupadukan rakyat. Ini Queen. Queen Governor General. Nang Malaysia, Filipina, Indonesia. Dan NA63. Queen of Finance. Serve to lead. And put the law in order. Ngayon, maghintay na kayo. Hindi na matagal ang system ng currency dahil ang source of origin, 1,000 ringgit. Ismael period, N.A. Ali. Ah, nakalagay diyan. Ada nama, 1,000. Ismael dot N.A. Siapa itu N.A.? Ah, itulah kamu tahu. Ali itu cucu. Dan 500 ringgit. Ah, inilah Haji Muhyiddin Abidin Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj. Sebab Sultan of Sulu, dia yang kasih semua independen semua country. Pertama dia kasih independen. Dan dia kasih ini UN. Dia kasih ini ICJ dan OIC. Ang UN at saka ICJ pada abad 1946. The Sultan of Sulu established the United Nations and International Court of Justice in 1946. Believe me or not, with the 54 countries. After they established that UN and the ICJ, they proceed to Manila. Pag-proceed niya to Manila, in-appoint niya ang the third president of the Commonwealth, Manuel E. Rojas, as the first appointed president of the Philippine Republic in 1946. By June 12, 1946, he is the one who gave independence to the Philippine Republic, to the government of the Philippines. It is the Sultan of Sulu who gave the independence on June 3, 1946 because they don't want to lose the Sabah in Sarawak. That's why by July 16, 1946, the Indochina will grab back the Sabah in Sarawak. So the Sultan of Sulu, they were led to protect under the protection of the Philippine government the Sabah in Sarawak. Kasi may agreement ng ano, ng NA63. We go to the agreement. We go to the treaty and agreement. Dahil siya rin ang founder ng NATO. National Atlantic Treaty Organization, the founder is Sultan of Sulu. Dahil dito sa dalawa, before nagkaroon tayo ng World War II, there is two brothers, the son of Osirisal. These two brothers,
from Japan, from the wife from Japan, and from the wife from America. They were a school in the West Point of United States. In the United States, MacArthur, and Japan, Yamashita. They are brother, one father, two mother. The mother of Yamashita, Japanese. The mother of MacArthur, American woman. That's why nagkaroon in 1941 to 1945, that is Atlantic Pacific Campaign before magkaroon ng World War II. Dahil sa dalawang magkapatid. Dahil gusto agawin, kunin ng Japan lahat ang nakatago dito. Nakatago mga ari-arian, mga lahat-lahat dayam. Ayan, ari-arian. Dahil dito sa wala pa natapos ang 50 years, President or Prime Minister, the Head of State, they have their authority to appoint the Sultan of Sulu. Kasi kung walang Sultan of Sulu, paano kakukuha ng pera niya diyan sa Central Bank? Oh, mga walang hiya kayo. Respeto kayo sa may-ari. Pinapatay ninyo na ang buong tao dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Marami na kayong pinatay. Ngayon, we give you an mercy. Sa kisikwin ang mamuno. Babae, hindi ako. Kung akong masunod, likudit. Pero, I have to respect that given by Diyos Ama, given by Allah, given by God, it must be a woman to lead and serve to put the law in order. Babae, hindi nag-success si Queen Elizabeth II dahil napunta siya sa Illuminati. Sinong naglagay ng kasiraan ito? Dr. Mahathir. Now, Dr. Mahathir, remember how long you have been a Prime Minister in Malaysia. From 1981 to 2003. Just think and imagine. Bakit sinira mo ang AMNO? Naggawa ka ng AMNO baro. Dahil gumawa ka ng new AMNO supaya mapaalis mo ang deputy mo, deputy prime minister. Dahil sa rules ng Malaysia, you are only given 2 terms to become as prime minister and give back to your deputy. Na ilan ang deputy tinanggal mo para mag-assume ka? Musa Aman, inaalis mo. Abdul Gapal Baba, Anwar Ibrahim. Now, Anwar Ibrahim, remember, you have the right now. Kaula yang buli. Bagi tahu, Dr. Mahathir, Tun Mahathir, apa kau buat untuk Malaysia? Bukankah